Pag-usapan natin ngayon, ito po, no? Tindi talaga, no? Pagkor. Ayan. Pinahuhulaan pa. Hindi pa sabihin. Ex-cabinet official tried lobbying for illegal pogo. Pogo. Ayon po yan sa Pagkor. Ayan. May mga ano po rito, no? Yung may ginagawa po sila na binibitin-bitin pa. Bakit hindi mo sabihin, Pagkor? Ikaw ang Pagkor ngayon. Di ba? Ikaw ang Pagkor for the last 2 years. Huwag nyo na isisi. Mahirap, no? Balik tayo ng balik sa nakaraan. Balik. Yan po yung pagkakaiba, eh. Again, bibigay ko na naman po ng halimbawa, no? Wala pong sinabi si Pangulong Duterte nung nilinis niya yung Manila Bay. Wala pong sinabi yan. Hindi naman ako may dahilan ng karumihan nito. Pinabayaan to ng mga nagdaang administrasyon. Haha, hindi po. May nakita siyang problema, marumi ang Manila Bay, nilinis niya ang Manila Bay. Ngayon, pasyalan. Di ba? Nakita niya yung Boracay, ang daming mga establishmento ginagawang doon po sa Boracay, sa dagat ng Boracay, yung kanilang mga ano, yung pong kanilang waste, no? Diretso po sa dagat ng Boracay. Pinasara niya yung Boracay. Nilinis. Wala pong inalam kung kaninong administrasyon na itayo itong mga illegal na infrastructure. No? Walang inalam, no? May nakita ang pagkakamali. Kinurik. No? May nakita ang mga dapat ayusin. Inayos. Walang sino ba ang presidente nung naitayo itong building na to. Aba, kasala. Wala pong ganun. Diyan nyo po makikita yung tao na magtatrabaho at yung taong walang gagawin. Kaya maninisi na lang. Hindi ko kursunado itong ginagawa ng Pagkor. No? Kanino pong problema yung Pogo? Sino po ang ahensya ng pamahalaan? Hindi na nga kayo nasisita, eh. Swerte nyo nga, Pagkor, eh. Pero dahil dumaldal pa kayo, sisitahin na namin kayo. Kanino po ba talagang problema yung Pagkor? Ay ang mga Pogo. Hindi ba sa inyo dapat, Pagkor? Ligtas buhay na nga kayo. Sumasalo na nga, Senado. Wala nga naninisi sa inyo, Pagkor. Hindi po ba? Pag may problema po yung isang, ay halimbawa po, meron pong laganap yung smuggling ng mga bigas, etc. Sino po sisisihin? Department of Agriculture, tsaka yung Bureau of Customs. Di po ba? Alam nyo, sa totoo lang, ligtas na ligtas nga kayo sa Pagkor, eh. Ang dami pong problema ng Pogo, dapat nga sisihin kayo sa Pagkor, eh. Hawak niya yung Pogo, eh. Wala nga naninisi sa inyo. Tapos makikisisi pa kayo. Baliktad talaga po niya. Parang halimbawa, may problema sa DNR. Dapat ba makisisi yung DNR sa sisi? Anak ng tinapay talaga to. Kung hindi niyo po kaya yung trabaho niyo sa Pagkor, mag-resign na po kayo. May problema tayo sa Pogo. Kung ano-anong problema ang lumalabas, may namimeke ng kanyang identity, may incheck na naging Pilipino, no? Eh tapos, imbis na kayo ang sisihin, yung Pagkor, buti nga, pasalamat nga kayo, hindi na kayo nasisisi. Eh kung tutusin, pwede na natin, alimbawa po sa NAIA, pag may problema sa NAIA, sinisisi pa namin yung DOTR, si Bautista, ligtas na ligtas ka na nga, eh. Ikaw, taga-Pagkor, ligtas ka na nga sa sisi. Maninisi ka pa ng iba na po nakatuloy namin. Ano nga pala ginagawa ng Pagkor sa lahat ng problema natin sa Pogo? Sige nga. Ano ang ginawa na ninyo? Eh kung wala kang ginagawa dyan sa Pagkor, umalis ka na rin. Kung sino ba yung pinuno ng Pagkor? Tignan nga natin kung anong pangalan nito. Kasi imbis na lutasin mo yung problema mo yan, eh. Pinoproblema ng buong Pilipinas yung problema mo, Pagkor. Naniisip ka pa ng dating opisyal? No? Naniisip ka pa ng dating opisyal? Sino ba to? Alejandro Tenco. Pagkor Chief Alejandro Tenco will name the former high-ranking government official who tried to facilitate the grant of licenses to the Pogos
in the proper forum. Pinahulaan mo pa? Ex-cabinet official tried lobbying. Papahulaan mo pa? Ayaw mo pang pangalanan? Talagang walang kwentang sa iyong problema yan. Ang daming problema ng POGO, no? Isi, hindi ka na nga sinisisi, hindi nga ka namin kilala, Alfredo Tenco, hindi ka namin kilala eh. Lihim yung pagkatao. Ligtas ka na nga sa sisi, nanisi ka pa. Antindi mo. O, tignan niyo yung sinabi niya, ex-cabinet official tried lobbying for illegal POGO. Tried, ibig sabihin, nagtangka para magpadrino, di ba? Lobbying, ibig sabihin, Brad, akin yan. Parang galing yan, di ba? Medyo hinahinay ka rin, akin yan. Yan yung gustong palabasin. Eh, tanong, bumigay ka ba? Bumigay ka ba, Tenco? Sa pagpapadrino? Kung hindi ka bumigay, o di, bakit mo, sino kaya ito? Puta, labas na naman niya, Duterte na naman, anak ng tinapay. Huwag mo nang ibitin, sabihin mo na agad. At kasuhan mo. Bili mo sino, inaano kayo yung, anong tawag yan? Pinapadrinuhan yung mga illegal na gawain? Ang dami nang ang illegal na POGO eh. Eto ha, total, pinasasama nyo na rin lang yung POGO. Eto kasi ginagawa nila, papasamain yung POGO, papasamain yung mga involved dyan, tapos, ay may picture kay Duterte. Ay, protector si Duterte. May picture din po kay Pangulong Marcos eh. May picture din kay Senator Aime. Protector din sila. Ang dami nagpo-protekta kay Alice Gu. Kaya pala naging mayor. Oh. Pinoprotektahan po si Alice Gu kasi yun ang kaulugan. Hindi po pwede, Senator Risa Ontiveros, hindi po pwede na ang batayan mo ng pagiging protector ni Duterte ay picture. Tapos, pag may picture kay BBM, ay hindi po pwede yan. Hindi po pwedeng kay Duterte protector dahil may picture. Kay Bongbong, kahit may picture, hindi siya. Bakit? Eh, sinabi mo eh. Sinabi ni Risa Ontiveros, utot mo. Ikaw nagpapasya. Kung aling picture, eto mukhang protector to kasi nakangiti. Dito, naka-face mask. Yan, di protector to kasi naka-face mask. Grabe namang, it's unfair. O, balik tayo kay Tenco. Una, sinasabi mo na merong lumapit. Tried. Ibig sabihin, nagtangka. Nagtangka na yung saluhin, yung illegal na POGO. Kilala mo. Pero hindi niya muna sasabihin. Ha? Mang-iintriga muna siya. Kung sino kaya. Tapos lahat naman, syempre, yan na yung cue, di ba? O sisihin na yan si Duterte. Kay Duterte rin ang bagsak niyan eh. Sabihin mo na kasi kung sino yun. At kasuhan mo. Sinusuhulan kayo, di ba? O, ano ibig sabihin ng pride? Pinausap ka lang ba? Sinusuhulan ka? Ano? Total, binulgar mo na lang. Ano yung ginawa sa'yo? Bakit hindi mo kasuhan? At bakit wala kang nagagawa? Bakit laganap yung POGO? Bakit laganap na yung mga krimen sa POGO? Anong ginagawa mo bilang pagkor? O, napuna ka lang namin. Kasi gusto nyo na naman isisi sa Duterte. Ibabalik namin sa inyo. Ano na ginawa mo bilang pagkor? Bakit laganap ang mga krimen sa POGO? Grabe naman kayo. Ngayon, malaganap ang krimen sa POGO. Tapos, wala kayong ginagawa. Tapos, sasabihin nyo lang, protector kasi ng POGO si Duterte. Ngayon, 2024, siya nagpo-protekta. Maisog-rally nga, hindi maituloy. Maisog-rally nga, nahaharang. Rally lang yun, isang araw lang ha. Sasabihin niyo pa, protector siya ng buong POGO sa buong Pilipinas? Masama pala yung POGO eh. Call kami. Ano ba pakialam namin dyan? Bakit hindi niyo ipahinto? Bakit hindi mo sabihin, Risa Ontiveros, masama ang POGO, ihinto na natin? Bakit hindi niyo ipahinto? Pinaano niyo lang. Lahat sa inyo, politika. Masama ang POGO, ipahinto natin. Oh, call kami dyan. Ano ba masama? Ano ba maga? Wala naman kaming kinikita dyan. Bakit wala na nanawagan na ipatigil na yung POGO? Oh, pasagutin natin yung pagkor.
akala nyo, umano kami? Oh, eto ang sagot ng pagkor. Si Altenko rin. Kala mo, hindi namin mahanap, ha? Huwag niyong ibabalik sa Duterte. Call kami. Masama ba Pogo? Ilang buwan ng pinag-uusapan niyo Pogo? Masama ba Pogo? Patigil natin. Ipatigil niyo po. Masama pala eh. Huwag niyong isisi. Ipatigil niyo. Kung masama, nakita niyo masama. Kasi panahon ni Duterte, kaya nilang kontrolin yung mga krimen dyan. Oh, hindi kayo maniniwala. Kasi wala tayong ganyang kalaking problema eh. Bakit ayaw niyong ipatigil? Sino po yung pumipigil sa pagpapatigil? Pagbaban sa pagkor? Ay, sa Pogo. Ito po. Pagkor says ban on Pogo to hurt workers and economy. Sino po nagsabi niyan? Yung pagkor. Si Altenko. Ikaw pala nag-ayaw mo pala. Ayaw mo. Ikaw pala may ayaw na tumigil yung Pogo. Naninisi ka pa sa iba.